Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon nga, nandito tayo sa bahay ni Lola Maria. Charan! Ayan. Kasi nandito kami ngayon dahil may challenge kaming ginagawa sa mga caregiver ni Lola. Sa mga nag-aalaga kay Lola. Mamaya i-upload natin yan sa ating YouTube channel. At ngayon nga, sagutin natin yung mga tanong ng taong bayan na kung bakit ganun na lang ang pag-aalaga ko kay Lola, hindi ko siya iniwan sa panahong kailangan niya tayo. Kasi nga guys, ikukwento ko sa inyo, dati kasi, nung bata pa kami, okay, ngayon ko lang to ikukwento sa inyo ha, sa mga, alam ko, sa mga tao, sa mga nanonood dati pa, or kung may followers tayo, subscribers tayo na taga dito sa atin, nakilala ako, siguro alam na nila yung kwento ng buhay natin. Pero sa mga alam ko, marami sa inyo, napakarami sa inyo, 99% ang hindi pa alam yung buhay ko dati. Kaya ikukwento ko sa inyo kung bakit nagkaganito yung pagtulong natin kay Lola Maria na hindi natin siya iniiwan. Lalong-lalo na nung kailangan niya tayo. So, ikwento ko sa inyo, bata pa kami nung naulila kami nung mga magulang. Ang tatay ko ay nawala nung 5 years old pa lang ako. Tapos yung nanay ko naman nawala nung 16 naman ako, high school. Gagraduate ng high school. Kaya, ayan, tapos, ang ano pa dun, ay, basta, ganito na lang, to cut the long story short, ang nangyari kasi sa nanay namin, ano, labas-pasok kami sa ospital, kaming dalawa lang ng kapatid ko ang nagbabantay, kasi nga, yung ibang kapatid namin, kinuha ng tita namin para mag-aral sa Maynila. Yung iba naman, yung maliliit, ay kinupkup ng ibang kamag-anak namin. Kasi nga, wag na lang natin ikwento yon. Yun nga, yung nanay namin labas-pasok sa ospital, walang-wala kami, wala kaming pambayad, mga bata lang kami. Tapos, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Isang buwan kami sa ospital, biro nyo yun. Tapos, wala kaming pera. Hanggang sa nawala na siya. Yun. Kaya, naitanim sa isip ko na kung may maitutulong ka sa kapwa, habang buhay pa siya, tulungan mo. Kasi kapag kawala ka, wala na siya, hindi mo na matutulungan, di ba? Kaya ganun na lang yung pagmamalasakit ko kay Lola Maria. Dahil alam ko yung sitwasyon niya na walang tumutulong sa kanya, wala siyang kamag-anak na pwedeng tumulong sa kanya. Kaya ako mismo naka-experience sa sarili ko na ganun, mahirap ang isang tao na walang nag-aaruga at wala man lang karamay sa oras ng pangangailangan. Kaya yun lang sa mga nagtatanong, ayan, sana ay naintindihan nyo na kung bakit ganito na lamang ang pagmamalasakit ko kay Lola Maria, dahil nga na-experience ko nung bata pa kami yung kalagayan niya ngayon, at naranasan ko kung papaano ang pag-aalaga ng isang taong may sakit na labas-pasok sa ospital nang wala man lang kapera-pera. At maswerte ngayon si Lola dahil nakilala niya tayo na handa tayong gumabay sa kanya, sa kanyang mga pangangailangan. So yun lang, maraming salamat sa panonood niyo at sana ay suportahan niyo kami. Mamaya may i-upload akong challenge na ipapagawa natin sa mga nagbabantay kay Lola. Tatlo sila ngayon. Isa yung 16, isa naman yung 20,
isa naman ang 40 lalaki. Yun, abangan nyo yan kasi manonood si Lola niyan. Sigurado ako ay mapapasaya namin kayo. Yan lang, thank you! Bye-bye!